Good day sa inyo mga katiktik. Ngayon meron tayo ditong Xiaomi 11T Pro. So ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ang pinakamadali at mabilis na paraan sa pag-bypass nito sa Google account. So nakita nyo naman mga katiktik, ito ay MIUI 14 at Android 13 po ito mga katiktik. So ilong press lang natin yung volume up, volume down hanggang sa lumabas ito, at pindutin natin yung turn on and then long press again hanggang sa mag-enable ang kanyang talkback. Ayan o, mag-draw tayo ng inverted letter Elise. Hindi na po supported, voice are not available during setup. So ang gagawin natin mga katiktik, yan, pakisundan lang ako ng maigi para mabypass nyo rin yan. Ito, punta tayo dito sa talkback keyboard, yan, sa choose keyboard, braille keyboard. So pagpunta natin dito sa may wifi portion, so punta tayo doon sa may wifi portion dito sa pinakababa, gamit kayo ng dalawang daliri pag nag-scroll kayo, kasi nga and add network, kasi nga di mo siya ma-scroll kapag isang daliri lang. So pagdating dito, yan, i-double tap mo lang yung sa text portion, then next mo dito, automatic kasi mag-braille keyboard siya. And then sundan mo lang to mga katiktik, yung high, nag-highlights, yun ang pipindutin mo. Yan, 1 and 2, 1 and 4, ayan, kita nyo naman yung nag-highlights yan, yung pipindutin nyo, ito, 3, 1, 4, 5, sabay mo siyang pindutin, at pag lumabas yan, mag-scroll mo, 3 daliri ang kailangan mga katiktik para ma-scroll mo. And then punta ka sa settings, and then i-off mo yung talkback, long press, volume up and volume down para ma-off ang talkback. And then ibaback mo na siya dito mga katiktik. Scroll down tayo, hanapin mo yung braille display, and then itong ito, pindutin mo go to, and then accessibility menu, and then yan. So madali lang sundan mga katiktik, pindutin mo to mga katiktik, yan, tapos Google as open settings, sabihin mo open settings, yon, at kusa pong magbubukas ang settings. Tapos ito yung model niya mga katiktik, yan, no, Xiaomi 11T Pro at Android 13 po siya mga katiktik. So ang gagawin nyo lang is pumunta ka dito sa baba, dito sa may additional settings, tapos puntahan mo tong second space. So ganyan lang kadali, turn on. So minsan mga katiktik, magtuloy na po siya, at kung sakaling hindi naman magtuloy, katulad nitong unit na to mga katiktik, is bigla po siyang nag-black screen. So huwag kang mag-alala kung nag-black screen yan mga katiktik, kasi normal lang yan. Ang gagawin nyo lang yan mga katiktik is i-force restart nyo yung cellphone. So paano ba mag-force restart? I-hold mo yung volume up, volume down, pati yung power switch hanggang lumabas yung logo. So dito, ayan, meron pa siyang ano, hindi talaga siya pumapasok, di ba? So since lumabas naman yung ganito niya, ilolong press nyo na lang yung power switch at ipindutin mo yung restart. Ayan, hindi po talaga lumalabas yung menu dyan. So kung hindi lumabas, yan ito, restart. So kung hindi lumabas yung ano mga katiktik, i-force restart nyo siya, volume up, volume down, tapos power switch. I-hold mo lang yon, tapos pag bigla siyang mag-restart mga katiktik, kumbaga mag-loading siya doon sa pinaka una niya. So ito ngayon, na-restart naman natin kasi na-long press natin yung power switch. Ayan, so bigla siyang pag ganyan, MI, kapag i-force restart mo siya mga katiktik. Ito sa atin, na-restart kasi natin siya ng mahinahon, pag kaya lang na power switch i-reboot. So kapag hindi, yon, pindutin nyo lang yung volume up, volume down at power switch hanggang sa lumabas yung ganyang logo mga katiktik, MI. At maghintay ka na bumukas. At pagbukas mga katiktik, subukan mo ulit yung ginagawa natin. Ayan, so ito, pindutin mo, and then Google Assistant. Pindutin mo yung ano, kailangan nakakonect tayo sa wifi mga katiktik. Ayan, pag connected na, ayan, sabihin mo, open settings. Ayan. So puntahan mo lang ulit mga katiktik yung additional settings. Ayan, additional settings. Tapos, ayan. Ayan, next na lang. So this time mga katiktik, is hindi na po siya namamatay yung ating cellphone. Ayan, magtutuloy, proceed na po dyan. Ayan. So yung iba, yun to, use your cut. So yung ibang mga phone mga katiktik, diretso na siya sa ganito. Hindi na po siya magpa-black screen. So kapag mag-black screen, ganun yung gagawin nyo. So ayan, tapos na po mga katiktik. Ang gagawin nyo na lang dito is i-reboot ulit mga katiktik, restart. So pindutin mo lang volume up at saka power switch, ang pindut lang at lalabas na ito. Pindutin mo yung reboot o restart. So pagka open yan mga katiktik, diretso na yan pasok sa home screen. Hindi na po yan, hindi na po tayo dyan mag-next.
So naway may nakukuha kayo dito mga katiktik na idea, at kung nabibilisan kayo, maaari mo naman yung i-change ang setting sa inyong YouTube. Mga YouTube, no, pabagalan nyo lang yung speed para masundan nyo ng maigi mga katiktik. So hanggang dito na lang, naway malaking o na bypass nyo yung Xiaomi 11T Pro nyo mga katiktik. And muli, this is your katiktik and this is Claire Vance, hanggang sa susunod na video tutorial. Marami pa tayong gagawin mga katiktik, kasi mayroon tayong target na videos mga katiktik. Bye-bye!